ka mugshots, andito na naman tayo sa isa na namang episode ng Magtanong for Mugshots with Attorney Maggie. At nandito nga ako ngayon sa isang spot kung saan chill na chill ang mga tao. One and only, the Vape Spot. Ayan, at kasama ko ang isa sa mga owners ng the Vape Spot. So, magpakilala ko muna sa kanila. Hi, magandang gabi. Ako po si Paolo De La Paz, isa sa may-ari ng the Vape Spot dito sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ayan. So, magbibigay din ng katanungan ang isa sa owners ng The Vape Spot para kay Attorney Maggie. Ano ba yung katanungan mo, Paolo? Isa sa mga gumugulo talaga sa isip ko. Ano ba yung mga karampatang parusa para sa mga vape shop, sa mga vape owners na nagbebenta sa mga minors, mga minor de edad ng mga nicotine products na binebenta kagaya ng mga vape juice, saka vape liquids. Napakagandang katanungan yan. Pero for sure, for you to ask this question, hindi kayo nagbebenta sa mga minors? Ay, hindi. Yan isa sa mga number one rule namin dito sa spot. Kahit yung mga tropa namin na nandito na, hindi na namin pinagbibigyan yun. Kahit mga kaibigan, kapatid ng mga tropa, negative dito sa amin yun. Ayan. So, that's very good. Lalo na sa business mo. Tanungin natin si Attorney Maggie. Sa question naman ni Paolo, so, yung mga vape or yung vaping will not be considered tobacco. Hindi natin sila pwedeng isama dun sa law on tobacco. Kasi considered sila dun sa classification ng electronic cigarettes. So, meron tayong bagong batas regarding that, which is the Administrative Order of the Department of Health, which is Administrative Order 2019-007. And it states there kung ano yung mga regulations, rules and regulations para sa paggamit ng vape or yung pagmamanufacture, pag-i-import, pag-distribute, and selling of vape products. So, it states there that para makapag-manufacture, makapag-distribute, makapag-import, at makapag-sell ng mga vape products, these establishments should secure or makakuha muna sila ng license to operate from the FDA or for the Food and Drug Administration. At nakalagay din doon na since nare-regulate na siya ng FDA, merong ilalagay ang FDA sa mga products nila. So, they should secure a manufacturing authorization at dun sa manufacturing authorization na yon, sa mga labels din ng mga products nila, nakalagay ang mga allowable minimum age na pwedeng gumamit nito. So, dun sa question mo, Paolo, since kung ang nakalagay doon is nagbebenta o meron ka mga nakikita ng mga vape establishments na nagbebenta ng mga products doon sa mga tao na below the minimum allowable age na nakalagay doon sa vape products na inilagay ng FDA, then you can complain these establishments doon sa Department of Health. At since nakalagay din doon sa administrative order ng Department of Health na ang ating mga LGUs or local government units sa kanilang pagbibigay ng lisensya or license or business permits dito sa mga establishments na to ay kailangan hanapin yung FDA FDA license to operate, then pwede rin mawala ng lisensya or ng permit, business permit, ang mga establishments na to kung nagbaviolate sila ng Administrative Order 2019-007. Thank you very much, Attorney Maggie, para sa kasagutan na yan. And I hope na very clear sa'yo ang kasagutan ni Attorney Maggie. At dahil nga nagbigay ka ng question para sa ating magtanong episode for today, meron kang free mug from Mugshots with Attorney Maggie. Ayan. Thank you very much. Thank you, Paolo, for asking a question. At dahil dyan, ibibigay ko sa'yo ang camera to do the mugshots.